ilabas ko na lang yung ano, yung sentimento ko sa pagkatao ko. Marami kasing plenty of stories woven around my person. So, kailangan ilabas ko. Alam mo kung bakit matindi ako sa droga? It's because drugs dito ang obvious, general use dito, shabu. You know, shabu destroys the mind of a person. Meron dito nangyari noon na umabot sa Davao ang solusyon. Maya ko na sabihin pag pababa na ako. Eh baka magtapunan ako ng ano dito. Ang masakit sa akin kasi itong mga shabu, mga drug lords, yumayaman ng yumayaman, marami kung saan-saan ang mga bahay nila, pati kasali na ang mayor. Sinabi ko na masisira ang bayan ko. Ako po'y prosecutor noon sa korte. People of the Philippines versus kung sino yung akusado, Eduardo, Cañete, whatever. Ang abogado ng People of the Philippines, kami yung mga fiskal. At marami akong kaso noon because of lack of resources, corruption in the police, pati lahat na bayaran. Matagal ng panahon. Gusto kong makulong lahat, but you know, itong droga, ang corruption, mabili-bili mo ang mga police, mabili mo ang judge, mabili mo ang fiscal, pornada ang kaso mo. E may isang kaso talaga na gusto kong magwala dahil yung binigay ng chemist ng police noon sa forensics, ang yung Sokol ngayon, ang binigay sa akin na ebidensya, kuno, nung, kaya pala ang tapang nung defense counsel, alam niya na tawas yung hawak-hawak ko, na naipalitan. Yun ang ano noon, o mababayar ang charges. At isa pa, may panakot itong mga, kaya binaliktad ko ang laro eh. Kung ikaw ang pulis, investigador, nagtatrabaho ka naman, pero mo, mabait na pulis, yung the wife is a teacher, then you'd receive a message or an envelope coming from the idiots, itong mga drugista, letrato ng asawa mo palabas ng eskwelahan. Yung ibang pulis naman, kung hindi maestra, yung ordinaryo lang mamalingke kasama yung mga anak, pinipicturan, tapos ipadala doon sa asawa. Or magtawag sa telepono, yung ano pa yung yawa na yun? Handhead? Yung itim na magkiring-kiring? Tawagan, takutin. So wala talaga ang gobyerno, hindi makagalaw. Ngayon, kung nakikinig itong human rights, aywan ko kung anong pasok sa utak ninyo. Alam mo kasi, masisira talaga. Gusto mo isang pamilya. Kayo alam ninyo yan dito sa kanila. Mayroon kayo. Lagyan mo lang ng isang addict sa pamilya. That family becomes dysfunctional. Wala na. Talagang sira ang buhay. Okay lang yun sa mga mayaman. At kung may maibigay yung mga magulang, sige na lang, nandiyan na rin. But in due time, science says that in 2 or 1.5 years, constant use of shabu shrinks the brain. Kaya maraming gago. Noong na presidente ako, nagdala ako ng sarili kong chief of police, si Bato, at sabi ko kay Bato, buksan mo yung records ng PNP. Gusto kong makita kung sino yung mga tao na suspect o talagang tinuturo sa intelligence, hindi naman nababasa ng lahat yan. At pagdating ko, ginawa nga ni Bato at nilista niya yung mga tao. At alin doon, 6 police generals dito sa Manila area naglalaro ng shabu. Kaya sabi ko, umalis kayo dito o kung gusto ninyo,
patayin ninyo ako, kasi pag hindi, talagang magpatayan tayo. Balik ako sa isip ko nung nanalo ako. Sinabi ko sa lahat, huwag ninyong sirain ang siyudad ko. Huwag ninyong bigyan ang mga anak namin ng druga. Sisirain mo nang sisirain yung tao, eventually sa karaming drugista, you will destroy the city. Nung presidente ako, nakita ko, almost 1 million nag-surrender. Yung 1 million na yan, dito lang sa inyo sa Maynila or Greater Manila area. Hindi kasali ang Cebu, Davao, Bacolod, Iloilo. Matindi rin ang droga. Kaya sabi ko, nung na-presidente ako, ganun rin. Do not destroy my country. And do not destroy yung mga anak namin. Kaya yan lang ang pag-asa namin. Mabuti kayong mga anak ng mayaman, mga milyonaryo, nakakapagbili kayo. Itong mga pobre naging maging gago talaga. At kung wala nang makuha, magnakaw, papasok ng bahay, magnakaw doon, at i-rape at patayin yung mga tao sa bahay ninyo. Yun ang hindi ko matanggap. Na presidente ako, ganoon rin, do not destroy my country. Wala akong pakialam kung police ka o general. Ang human rights, ganoon lang nila. Ito yung namatay, ito yung pinatay ni Duterte. Hindi nila baliktarin ang pinatay at ang ginawa. Kita ninyo? Wala. Ngayon, ito ang masakit sa akin. Yung mga mayaman, bahala kayo dyan, buhay ninyo. Itong mga anak ko, tanongin ko yun, pagtanda ninyo, sinong magsubok ng lugaw sa bunganga mo? Pag namatay kayo, ngayon, sa katandaan ninyo, yung mga retired na, o yung namatay sa aksidente, sino ang lilibing? Sinong gumastos? Yun ang ano ng laro ng buhay ng isang Pilipino dito. Pag matanda ka na, kaya namin pinapaaral kayo, kaya namin, you know, we love you so much that lahat ng ano, ibibigay namin para lang makapag-aral at, you know, at sometime in the future, it would be another story for the family.